And many among them shall stumble, and fall, and be broken, and be stripped, and be taken. Okay, sabi-sabi lang po tayo sa dalawang dito. By God and the testimony, see the Lord among my disciples, and I will wait upon the Lord, that I get his face from the house of Jacob, and I will look for him. Pray, makakaraman. Salamat. Ay kumulalaan sa aming mga pag-aaralan. Sa handalit ko ang aming puso at isipo, Panginoon. Medyo Old Testament ko, Lord. Hindi namin na ay namin itindihan itong even mga bata, Panginoon. Handalit ko kami. Gamitin ko ang lingkod. At ay kumulalaan ko, Panginoon. Ang aral dito, Lord, na-apply namin. Just both for the new ones and for the medyo makagal namin, Panginoon. Jesus, can you pray? Amen. Good morning. Good morning. Good morning po. Good morning. Title po nito is Among My Disciples. Among My Disciples. Na-preach ko lang po ito dito. Ano, naalala niyo pagbatumad? Ano to? 2018, July 22. Sorry, sa Minyan, sa Diocese. Hindi ko alam pa sa pre-preach pa ako doon. August tayo yung next time, ha? Sa diet din mo pala na-preach yan. Hindi, na-preach ko na ito nga ng November 28 yun. So, lately po ako ulit na. So, bukod sa hindi na-record. Sayang. Maganda itong outline. Kasi actually, hindi ko natapos yung isang message, okay? So, kasi inisip ko ano yung kailangan nyo. Kung sino yung mga umatid madalas na, hindi, hindi na ako ano yung kailangan yung marinig. Amen? Amen. Kaya maganda po huwag kayong absent, especially ng linggo ng umaga. Amen? Amen. Hindi na, makabo tayo ngayon hapon, pero hindi na tayo nag-revelation. Okay. So, again, title po, Among My Disciples, subtitle. Hindi na, nakalimutan ko, mayroon pala ang presentation. Okay. Ang subtitle po nito is, What Discipleship Is Not. Sa Tagalog, sinabing what is discipleship, ano yung discipleship? Pero kung sinabing what discipleship is not, ano yung hindi siya? Ano, pastor, magpaligtan tayo. Kasi nga, minsan, naintindihan mo yung bagay, pag inalam mo yung hindi siya ganun. Okay? Pag, kasi ngayon, yung discipleship na word, yung sino ba yung go to the nations and make disciples? Sino ba? GCM ba yan? Okay. Kasi yung Bible nila, ganun. Diba, basahin nyo nga po sa Matthew 28. Ngayon kayo dyan ako, hinahanap po yung aking outline. Ayun mo. Presentation. Pinakahuli ng macho yun. Sige, ito na lang. Pag-in, tuloy. Importante yung topic natin, King James. Ito yung sinabi sa totoong Bible. Pakibasin na, ready, go. And Jesus said, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and go, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. The Great Commission. Sinabi rin po yun sa Mark. Mark 16. Ganda rin po sa 16. Ready? Go. And Jesus said unto them, go ye unto the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved.
But he that believeth not shall be damned. So, parang ganun din, pero may pagkakaiba naman. Pero iba na namin misuse. So, yung sabihin lang, binabuyan ng NIV. Sabi doon, go ye therefore and make disciples of all nations. Diba? So, kaya inaaral natin, ano yung hindi discipleship? Kasi, pag puro discipleship, ah, ano yun? Parang leader kayo, parang cool na cool kayo. Ano kayo? Pag ito, papasunod niya kayo, parang magpasunod din kayo ng iba. In a way, tama yun. Kaso, hindi yun ang focus ng discipleship. Kaya nga tinaaralin yan. Amen? Ngayong umaga. So, yun po yun. Ano ang discipleship? Ano ang hindi discipleship? So, ngayon, medyo Old Testament tayo. Kukwentuhan muna tayo. So, ano ba nangyari sa Isaiah? So, sino si Isaiah? Si Isaiah is isa sa mga major prophets, so itong major ang haba na sinulat niya. Okay? Yung mga sinulat niya, applicable ng time niya, applicable din nung medyo matagal na. Ang daming prophecy sa Isaiah na hanggang nagpakalunan. Kasi talagang pag binasa mo siyang basa lang, hindi mo maintindihan kung para saan ba ito. Kung hindi mo naintindihan yung New Testament ngayon, sinabi ni Jesus, sa Revelation, hindi mo maintindihan yung ibang sinabi ni Isaiah. So kaya ingat tayo dito. Kung kukunin lang natin dito, yun yung simple lang. About discipleship lang. Kaya kaya niya yan. Pero kailangan nyo malaman yung context. Ano bang context ng Isaiah? So siya nga isa mga major prophet noong time ng mga kings. So nagkagulo, nagkahati na sila doon. Okay, yung bansang Israel, nahati na at sila ay nasakop na pero hindi pa totally. So, pero nagbabanta yung sasakop sa kanila. Gusto nyo ba sakupin tayo ng China? Wow. Huwag yung makapain yung China. Kaya yung boycottin. Boycottin natin kasi hindi nga natin kaya yung boycottin. So yung mula yung ano eh, di ba? So, mapahig ba kayong masakot ng China? Huwag nyo na ibuot ulit si Fred. Ang hirap ng sasakumpit tayo, amen? Nasa nasa natin yung bansa natin yan, kailan lang, bago tayo mabuhay. Yung mga nauna sa atin, ewan ko, naabutan pa ba nila ni Gima yung World War II? Ito, kwento ba yun? Okay, makinig ka natin yun. Bigato ka yun. So, ang hirap na sasa. Anong gagawin nila pag sinakop nila tayo? Ginawa sa atin ang Kastila, di ba? Ano yung makalimutan niya? Ano yung kalayaan na meron tayo ngayon? Mahalin nyo. Huwag nyo i-take advantage. At dahil lahat ng mana na ako, hindi ka naman sasakupin niya kung gusto nyo makabuti sa inyo. Makabuti sa inyo. Kaya kayo sasakupin, para sa kabutihan nila. Ganun yun. At ganun exactly nangyari dito. Later, dahil hindi sila sumunod sa Diyos, dahil ang isa sa mga parusa ng Diyos is slavery. At dahil niya, mga bata, lagi nang sabi siya, kaya ako minsan, pinag-pray ko lagi kayo, especially kayo. Iba-iba isa pa. Ang daming paraan kung paano tayo inaalipin. Alam niyo ba yun? So, lahat siya dapat labanan natin dahil hindi sa Diyos yan. Kaya kayo, huwag kayo kayo mga alipin. Sabag, yung mga hirap tayo, yung parang mayaman. Madalas ng nananakaw, mga yaman. Gusto nyo bang maalipin, Sean? Ano yung mga klase ng pang-alipin? Dami yan eh, di ba? Meron na ba nag-blackmail sa'yo? May ginawa kang masama. Ay, sasabihin ko yung ginawa mo para hindi mo sinunod yung gagawin ko, di ba? Isa yun, blackmailing. Ano pa eh, utang. Pag pinautang ka, di mo bayaran. Sabi sa Bible, servant ka, doon sa nagpa-utang sa'yo. Kaya ang hirap ng utang. Amen? Ano pa? Ganun din. Maraming naman, di matinoy na pang-asawa mo. Di parang ka nakakulong nun. Diba? Ano pa? Kakaibigan mo. Hindi ka sumama sa amin. Di na kita kaibigan. Eh, gusto mo may kaibigan pa. Di po alam. Kapalitan naman ng Diyos yan. Di matinong kaibigan yan. Pero kung di ka marunong, parang kang inalipin. Okay, so, sa bansang Israel, ganun sila, naalipin sila, naalipin na nga sila dati sa Egypt, di pa sila natuto. Ang Diyos nga nagpawala, pagkawala sa kanila doon, hindi pala nila appreciate na pahalagahan yung ginawa ng Diyos at pahalagahan ng Diyos mismo, nagloko-loko pa rin sila.
So, isa mga message dito, overall message sa Bible po ha, sa atin ngayon. Sino ang ligtas na dito? Pinalaya kayo ng Diyos saan? Sa kasalanan na umaalipin sa inyo, tsaka sa takot, di ba? Kaya yung mga hindi ligtas, takot siyang mamatay. Ay, baka punta ka sa impyerno, sana sa langit, pero baka sa impyerno ako. Kaya takot yung mga yan. Pero pagligtas ka na, takot ka mamatay? Depende kung gano'n ka, yung tangan mo sa, ano, kunwari, hindi mo nahanda yung mga anak mo, ligtas ka nga. Medyo takot ka rin, di ba? So, kaya sasabi ko sa inyo, pahalagan natin yung ginawa ng Diyos sa atin. Pahalagan din natin ang Diyos mismo. Kasi yun ang mensahe ng Bible eh. Kaya nangyari sa kanila, pinalaya na nga sila sa Egypt, binigyan sila ng kalayaan, nagloko pa sila. Ano nangyari? Nung nagloko sila, siyempre mapangasahan sila ng Diyos. Hindi naman pwede, di ba? Ay, ngayon, anak ko. Sarap ng buhay itong mga anak ko eh. Napansin nyo ba? Yung tataba. Kung gusto nyo maglaro, may laro. Next week, may bike pa. Pero pag nagloko sila, ano gagawin ko sa kanila? Pwede bang, kasi okay lang eh. Nagiging loko-loko yan pag hindi mo yan pinalo. Okay? So ganun lang yan sa Israel, nagloko sila. Yung iba nagtino. Wala ni Isaiah. Pero karamihan sa kanila, by and large, sila po ay nagloko. At sinabi ng Diyos, ayaw ng Diyos silang pausahan eh. Parang mga anak natin. Huwag ka makulit. Parang hindi ka naman palo. Umigil ka na sa kalokohan mo, di ba? Ayaw umigil. Mamaya, pah! Yun na yun. Pero pag sumunod, kapaloy pa ba yun? Hindi na eh. So ganun ang ginawa sa Israel. Para yung mga prophet, mga lingkod ng Diyos yun. Nakakawa minsan, lagi yung lingkod ng Diyos eh. Kasi siya yung matino, siya yung naglilingkod dito sa mga to. Madalas binabastos pa, amen? Yun ang nangyari sa kanya. Si Isaiah, pinatay po ito eh. Imagine mo yun, lingkod ka ng Diyos, papatayin ka. Ginawa rin kay Jesus yun. Anyway, so yun ang, ito po yung panahon na hindi pa nagkakatotoong masakop sila. Later, masakop sila. Kaya si Isaiah bilang lingkod ng Diyos ay nag-warning. Okay? Pag hindi kayo sumunod sa Diyos at kayo hindi sumamba sa tunay na Diyos, pag nagpatuloy kayo sumamba sa Diyos-Diyosan, binabaliwala niyo totoong Diyos, alam mo kayang people, nakikinig mo yung preaching, sinabi ng alimodas sila sa akin nyo, kayang people, huwag yung gagawin. Amen? Bata pa to eh. Sila eh. Ano yung ginawa lang sinagawa at sinasabi sa inyo? Halos yun ang lagi sa inyo, di ba? So yung applicable sa inyo, di pa kayo nakakalagpas dun eh. Ano yun, Ted? Geraldine? Ano yung huwag niyong gagawin? Rebelde. Gating sa pag-aasawa. Ano? Huwag gabihin. Huwag kayong mag-aasawa ng unbeliever, mga hindi ligtas. Pag hindi ligtas yan, sa kayo dadalit niyan, di ba? So sila, bilang nation, ay, nabanggit dito si, ano, di ba? Okay lang yan, hindi kinala ko pa lang eh. Overview. So, nabanggit dito kanila si Rezin, yun ay hari ng Syria. At yun si Ramalaya. Anak ni Ramalaya, yun ay si Pekka. Okay? Hari ng Israel. At si Isaiah. Yung nag-warning both sa Judah na kayo sa Israel. Okay? So, sabi, maglingkod na kayo sa Diyos. Huwag na kayo sa Diyos-Diyos. Huwag na kayo magtiwala sa mga unbeliever na yan. Paulit-ulit po ito, nakasama minsan ng Bible. Anong ginawa nila? Nagpatuloy pa rin sila sa kalokohan nila. Nagtiwala sila sa mga hindi nananampalataya sa Diyos. Ba't ganun? Kasi minsan ang Diyos, feeling nila hard to reach. Kung kaya hindi nila maintindihan. Paano maintindihan ng Diyos kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Diba? Ganun din tayo. Tamad, nagtatamad-tamad ka. Hindi naman sinabi ng Diyos na isang araw, basahin mo yung Bible. Hindi naman ganun eh. Basahin mo lang yung kaya mo sa kayo, di ba? Ngayong araw, madadagdagin sa knowledge mo, bukas ulit, church ulit.
Ganun lang naman ang Diyos eh. Ngayon, ano pa yung nangyari? Subad lang ulit, di pa rin sila sumunod, nasakop sila. Ang pangit nung masakop kayo. Ngayon, para sa mga bago pala mangyari yun, naglalaban na sa buong bansa. Ibig sabihin, yung ibang tao gusto sumunod sa Diyos, yung iba ayaw. Mas maraming ayaw. Yan, parang ngayon, kahit papano, na black eye soggy, di ba? Alam yung soggy? Ano yung soggy? Soggy bean, yung mga bakla, gusto magpakasal, sira ulo talaga itong mga ito. Lalaki sa lalaki, pwede ba yun? So ngayon, medyo matalino pa yung mga Pilipino kahit papano. Pero pag hindi na-preach yung gospel dito sa Pilipinas, madadami rin yung bakla. Pag dumami rin yung bakla, may mga gawa pa ba tayo? Gusto nyo magpakasal? Wala na. Bababuhin nila yung batas natin, bababuhin nila yung Bible. Eh, gusto ko sabihin, paano yan pag ganito, basto? Ngayon lang, napagtulungan ako eh. Bakit nga rin ba, di ba? Sa ibang basto, naniniwala yung mga bakla doon, ipag-asa kong maligtas. Yung pumatol sa sarili, lalaki sa lalaki, may pwede pa ba yung maligtas? Sila na ulo nun eh. Di ba? Papatol ka ba sa kapwa mo lalaki? Bata ka pa eh. Ito, si Ernel. Natatawa ka ng alam na naaasa, di ba? Sa question pa lang eh. Posible yun. Kasi sabi nila, magkasa kung maligtas siya, mag nagsisisi. Sisisi pa ba yun? Maligtad na yung utak nun, naloloko ka rin nun. Kahit siya ba nagpatotoo, dati akong bakla. Mas niligtas pa rin ako na sa magsalita, parang baling pa rin. Niloloko ka nun. Niloloko tayo nun, ba't hindi pa niloloko yun kasi ginagamit pa yung Bible. Ito tayo napunta doon. Kasi nga yan, yung mga ibang tao, yung karamihan sa Judah and Israel, naglalaban po yung mabuti at masama. So sa ating bansa, ganun yun. Pag nanalo sila, ganyan ka na lang, oh. Kinakasal pa rin yung lalaki. Tapos sa kampanya nyo, sabihin sa kampanya nyo, oh, happy Sodomite Day. Yung Sodomite, mga bakla yun. Ba, magiging holiday yun, gusto nyo? Yung nakagalit ang Diyos to, galit ka doon kasi nagpabaya ka. So wala tayong magagawa doon. Kaya ito po yung ano dito, kaya ako sinasabi sa inyo para makarelate kayo. Yung time ni Isaiah, alam na ng mga lingkod ng Diyos, medyo konti na sila. Kasi for the longest time siguro, nagpabayaran sila. Alam, ang balak ng Diyos sa Israel, maging priest of nations sila eh. Sila yung maglalapit sa Diyos eh. Ginawa nila, nagpayaman sila, nagpayaman. Kasi lang ginawa, kundi please yung sarili nila para mga churches ngayon. Palaki yan ang simbahan, papogi yan ang ano, poma-poma. Hindi yung mag-usol winning kasi nga, naloko na rin, mga Calvinist na eh. Hindi yung mag-usol winning. Diba? Ganun yung nangyayari dito, napakalungkot, nakakatakot actually. Kung naintindihan mo yung pending danger nila, sasakupin sila, without warning na sila. So naglalaban. Sabihin, isa sa mga ginagawa ng mga propeta ng Diyos at ang Diyos mismo, winawarningan nga sila, di ba? Kung sakaling magbago sila, mag-repent sila, hindi na itutuloy ng Diyos ang kanilang parusa sa kanila. So isa sa mga ginagawa ng mga prophet, yung mga anak mismo nila, pinapangalan na nila. At yung pangalan ng mga anak nila, tingnan mo sa verse 8. Ay, by the way, ito yung pinakamahabang pangalan sa Bible. 18 na ata, sorry. Verse 8. Mali, 18 yan. Ayan, okay, sasabi dyan, makibasa nga po, ready go. Behold, all I am children whom the Lord hath given me are for signs and for wonders in Israel from the Lord of hosts, which dwelleth in Mount Zion. So yung mga anak daw ng propeta, para yung, kasi kilala siyang propeta, alam ng mga tao yan, katulad yan, alam nila, hindi na may deny, may Baptist church dito, hindi na may deny yun. Kahit nagugulo sila, nag-iisip sila, ano yung Baptist na yan?
Hindi nila matitinda yun. So, pero pwede silang hindi makinig. Nasa sa kanila yun eh. Yung pupeta din dati, ganun din. So, ibig sabihin, yung mga mata ng tao nakatingin doon. Kaya sinasabi ko lagi sa'yo, mga anak, magtinuo kayo. Nakatingin lahat yan kay Stephen. Kilala kayo lahat yan. Malabas. Si Peter, medyo nagloko yan. Tatawa ta. Tingnan mo si Pastor. Oh, Baptist, ganyan pala yan. Ganyan yun. Anyway, si Isaiah, kilala siyang propeta. Kaya ang ginawa niya, yung alam niya, yung mga matanong tao, nasa mga anak niya rin, yung pangalan nila, kung ano yung gustong mensahe ng Diyos, actually, pinipris naman ni Isaiah, para maintindihan ng mga tao, pinangalanan niya ng napanghaba. Hindi naman. Ibig sabihin, yung pangalan nila may ibig sabihin. Okay? So, yung isang anak niya, si Shair Jashu, hindi natin nabasa, ang ibig sabihin na, o, a remnant or the remnant shall return. Ano sabihin nun? At itong anak niya ngayon, si Maher Shalal Hasbaz. Okay? Malabas mga Bible ko siya. Tandaan niya yung ano. Yung mga smelling. Okay? Ang ibig sabihin niya, make speed to the spoil. Ano pala ang presentation? Maher Shalal Hasbaz. Okay? Ano po title natin? So, Maher Shalal Hasbaz, making speed to the spoil. Be hasten to the prey. Ano siya sa Tagalog? Alam niyo yung spoil, pag napatay kita man sa laban, sa akin na yung pag-aari mo. Ganun yun. Bakit pinapaalala niyo yung anak niya gano'n? Kasi gano'n ang mangyayari sa Israel. Diba yaman nga nila, yung temple pa lang nila, puro ginto. Gano'ng kayaman nyo? Pati floor, pati taas. Tapos yung bago yung ginto, maganda mga kahoy. Ganun yung temple nila. Siguro, ngayabang nyo yung mga yan. Parang mga kapamulad din natin mga Kristiyano, hindi tayo mayaman, salamat sa Diyos. Hindi yung pakalang kaya yan. Nakakita pa kayong mga churches na napakayaman? Diba? Kahit yung mga Catholic na, hindi mo sila totoong church. Pero, ang lalaki niya, diba? Yung sa Italy, pagandahan pa ng wall yan eh. Kasi nire-research ko rin yan eh. Ito, paano na drawingan yung ano? Ang daming drawing at nag-drawing yun, mahal yun. Mga artist na magaling. Kaya yung mga tao sa kanila, sa mga kinig na salita ng Diyos, nakagyan nila, ang ganda naman yun. Kaya sa atin, wala masyadong ano eh. Ah, sa akin lang kayo nakatutok. Amen? Amen. Salita ng Diyos, walang mga ano dito, bulto. Kaya napunta doon. Yung tayo napunta doon. Yung ibig sabihin na, yan, so ang yaman nila, yung sinasabi ng Diyos sa kanila, oh, huwag kayo mayabang. Pag pinabayaan kayo, hindi kayo nagtapat sa Diyos, yung yaman nyo, ano mangyayari dyan? Isa kumpin lang kayo nung ano yun, ano mangyayari sa yaman nyo? Amen? Sabihin mo, anong pinagmamalaki nyo? Sino ang pinagmamalaki dito? Ganda ng sasakyan mo, nakita mo ba yan? Kala mo, hindi may sira yan, hindi mapangga yan. May sira din yan eh, yung sabi nga, sira yan. So, cellphone ko, alam mo, hindi na may sira yan. May battery yan, may ano yan. Kahit Samsung yan, kahit iPhone yan, may sira din yan. So, huwag kang mayabang, yun ang lesson natin dito. Napaka tayo sa mga points natin. Kaya ibig sabihin ng kanyang pangalan, make speed to the spoil. He hasten to the prey. Spoil quickly. Plunder speedily. Ibig sabihin, nanakawin niya yan. Yung mga treasure niyo, kayo mayabang, mawawala yan. Okay, magyabang. Okay? So, yun pa lang yung introduction natin. Pero ano ba yung mga kayamanan ng mga totoong church? Kamaya tayo dyan. Sino ba dito ang ano? Ay, sino brother niya ito? Established na ito eh. Ayos na yung pamilya nila. Kaya pag nagpabaya si Brother James, yung anak niya, ang ganda ng anak ko, matalino pa, sigurado ako, ano to, mayaman to, millionaire to. Kung nagpabaya ako nga, nagyabang. Si Jamie, yung nari. Sobrang talino ko, mag-asawa ako ng believer. Kaya ko yun, sana lang papa-undering ko. Nahakakin ko sa Baptist Church. Nagyabang, di ba? Ano mangyayari? Marami na po kaming example niyan. Huwag ko nang gano'n. Kasi lista ko pa eh. Tatanong ko yung mga kilala kong pastor.
Basta mayroon pa tayong statistic dyan ng mga andami na. Huwag ka nang dagdagan. Sino pa? Kunwari si... Kunwari si ino bang ano dito? Wala masyado eh. Kunwari na lang si... Stephen. Kahit sino pa kayo, amen? Hindi ka pwede magmayabang sa Diyos. At sabi natin meron kayo, sabi natin may advantage kayo. Magandang lalaki ka, magandang babae ka, matalino ka, sa klase nyo lang yun. Alam mo, ikaw na pinakamagaling talaga kahit saan ka pumunta. Kasi pag nagpabaya ka, at hindi ka sumunod sa Diyos, may sinasabi na sa Diyos, oy, tigilan mo na yan, pwede ba? Ganun ang mensahe sa kanila eh. Pag hindi mo yan, kahit ito Diyos natin, maganda na akong example. Nagpabaya tayo, ano mangyayari? Pwede tayong parusahan ng Diyos. Okay? Pero ngayon, magpo-focus tayo sa discipleship nga. Kasi, I believe, yung iba, pag nire-research mo kasi ibang churches, nag-umpisa yan, ang maayos din. Diba? Sabi nga nila, yung CCF daw, Baptist lang ang roots niyan eh. Kaso inayawan nila yung ibang ano sa Baptist, nagsarili. Mas magaling sila eh. Mayaman sila, therefore, kaya nilang gawin ang gusto nilang gawin. Okay, so kahit na paano, may hindi tamang doktrinas, may marami silang tama kung para sa Catholic. Kung para mo ba yung sarili mo sa mga kulto, siyempre hindi. Kaya nagyabang, ano nangyari? Nasa na yung direction nila ngayon. Diba? So hindi nila alam, papunta na sila sa pinuntahan ng mga ibang kulto din. Okay, hindi ka pwede magyabang. Kaya pag-aaral natin, ano yung discipleship? Bakit? Kasi discipleship, yun yung church. Diba? Kasi patulad ngayon, pwede ba akong magyabang? Kahit na paano, may member. 50 years from now, at tanda na ni Pastor, makamatay na. Diba? Actually, wala na ako, 19, wala na ako doon. Sino susunod sa church? Pag hindi kayo na disciple, hindi kayo natuluan, wala na yung church. Ang daming ganun. Malalaking church pa. Kukwento si Pastor yung ano, namatay na yung sino sumunod. Ay, nagkakagulo na nga sila eh. Kasi hindi alam kung sino susunod. Kasi parang yung mga na-disciple nila, mga mukhang pera din. Hindi nila alam ano yung church, ano yung gawain ng church. Kakagulo sila. Pangit. Siguro kung ikaw yung Pastor, namatay ka na, tapos yung nangyari sa church ko, parang ayaw kong iwan. Hindi ko ginawa yung dapat mong gabin eh. Ang lungkot. Kaya ngayon, mag-aaral natin, bago pa tayo, maliit pa tayong church, ano yung discipleship, ano yung gagawin natin dapat, amen? Ano yung gagawin natin sa mga bata, gagawin natin sa matanda, mga bagong Kristiyano, ano yung tuturo natin, paano, gano'n tayo consistent, pag-aaral natin yun, amen? Ibig sabihin pala ng disciple is parang ano lang, follower. Ang sabi nga na, disciplined follower of Christ. Yung pwede natin gawin nga na doon. Definition na ma-excel, maalala natin disciple. So ngayon, pag-aaral natin again, yung ano yung mali na iniisip nila about discipleship. Okay? At magkakaroon tayo ng clue, at talagang dadrive natin kami ha, bago matapos to, yung totoong discipleship, ano yung discipleship. So na tayo muna sa negative, bakit wala itong walang action. Okay, wala. Okay, okay na yan. Number one, ano yung hindi discipleship? Ano yung mga maling ginagawa ng iba, huwag natin gayahin. Ang sabi sa verse 2, tayo sa ating text, sabi dito, by the way, ito pa yung mga basic passages sa discipleship. Hindi tayo pumunta dyan. Yung mga sika, dapat abisaduhin nyo rin ito eh. Sabi sa Matthew 5, nalala nyo Matthew 5, Beatitudes and then, yung, sabi dito, basa nyo nga, sakit na lang muna ko, ready, go. Let them alone. Oh, sorry, sorry, sorry. 5, Matthew 5. Okay po, sorry. Ready, go. Ye are the light of the world, a city that is set on a hill that you not believe. Neither do men light another, and put it on their washer. But the one possesses it, and he will light unto all that are in the house. Okay, bushel, alright?
So naalala ko bigla, 11 pala tayo na patapos na. Ito mga ilang minutes na si Ben? 31 po. Okay, mga ano tayo, 11, 10 tayo matapos. Ang sabi niya, ye are the light of the world, kinakausap niya yung mga disipulo. Mga Kristiyano, mga ligtas, kayo daw ang ilaw. Maitim po ako eh. Hindi yung sinasabi doon. Hindi sabi, ilaw. Pag ikaw yung buhay mo, matino. Kumari, si DM, yung bagong baptize namin ngayon eh. Pag si DM, kahit sino pa kayo, ha? Si Brother Jim, kahit sino, si Geraldine. Diba? Yung buhay nyo lang, nakikita si, ano, si Kel, yung anak ko, si Annel. Diba? Ligtas ka pa rin ba? Tao ba? Bisa, seryoso tayo. Yung buhay nyo, tinitingnan ng ibang tao. Diba? At nag-iilaw yan. Pag nakita nila si Ezekiel, mag-church na naman, ako, no, convict na yan. Ang ganda ng suot. Sila doon, tambay-tambay lang, ML lang. Every week ka makita nun, parang nakukonvict na yun. Dalawa lang yan, pwede matuwa sila sa'yo, sumama sila, or mabuisit sila, at asalin ka nila. Ganun yan eh. Eh, mga babae natin dito, kumari, yung mga to. Dati, hindi naman kayo palamura. Kumari lang, palamura ka dati sa ngayon. Sinasabi yun, puro praise the Lord na. Dati, nagkakaraoke ka. Anong kinakanta niyo yung karaoke, yung ate? Hindi ko na alam yung mga kanta ngayon. Kasi nga, pinakanta mo ngayon, meron kang hymnal dyan. Bihira. Yun, my way, mga panahon ni Daddy yun. Yung panahon namin, yung mga ano, Eraser Heads, mga ganyan, iloko-loko yun. Mga parokya ni Edgar. Guns N' Roses. Nakaka namin yung dati, banda-banda kami dati. Sobrang ano ko nun. Pag lumabas kami sa studio, paus na ako. Nakakalimutan yun eh. Pero ngayon, Sound the Battle Cry. Mga kanta mo. Send the light. Sabihin, mini-witnessan mo yung mga tao na yan, na maligtas din sila, amen? Na makakilala sila sa Panginoon. Kasi sabi dito, kayo yung ilaw na sanlibutan, kaya dapat yung patutuon niyo maayos. Hindi yung palamura sila, palamura ka rin. Bastos sila, bastos ka rin. Hindi ganun. Kaya sabi dito, a city and set on a hill cannot be hid. Pag ikaw yung ligtas, hindi pwede itago yung sarili mo. Diba? Alam nila, ligtas ka eh. Alam nila, Kristiyano ka. Makulit ka sa church. Wala, parang pangit. Isang bagay pa, parang ka daw kandila. Sinong magamit ang kandila dito sa bahay? Pwede. Magamit kayo ng kandila? Mag-brownout, di ba? Anong ginagawa mo sa kandila? Nilalagay mo sa ilalim ng table? Saan mo nilalagay? Sa ibabaw para magliwanag yung buong bahay kasi madilim na nga eh. So ganun daw tayo sa sanlibutan. Ang sanlibutan, puro kalokohan, kabastusan, kadiliman. Di ba? Anong klaseng utak ka meron? Kung sasabihin mo yung bakla, pwede magpakasal. Anong utak meron ka? Ang dilim na ng utak mo. Hindi mo na makita yung tama at mali, di ba? Di ba naman ganun? Sumasang mo sa Diyos-Diyos. Ah. Jesus, long hair. Ano klase utak meron yan? Spiritually, kahit magaling pa yan sa business, sa career, madilim ang utak niyan. Hindi nila nakikita yung dapat nila makita. Amen? Amen. Kaya ikaw ngayon yung mag-iilaw sa kanila. Introduction lang tayo ngayon. Ha? Kaya dapat, lagi din kayo sa church. Ay, nanay ko, ano? Hindi ko alam yung mga nanay niya. Ah, Sugalera. Diba? Dalgalera. Chismosa! Yung tatay ko, lasinggero! Sinungaling! Magnanakaw! Hindi nun, no? Sabungero! Ano pa? Bakit pinaparang... Babaero! Tama ba yun? So paano sila, kahit pa paano, mahigising sa kalokohan nila? Kahit, kaya ikaw anak ka, karamihan sa inyo dito, in-invite ko naman yung mga magulang nyo, di ba? Wala kayong masasabing ano, yung unang minimit sa mga yung mga magulang nyo kasi salamat sa Diyos at dito kayo. Pero pag nagkaroon ng utak na ano yan, ba't nga pa yung sabi ni Pastor dyan? Lahat yung invite natin pero
Minsan din siya utak eh. Pero dito, para tayo magliliwanag, ipakita ko sa kanila. Sabi siya na, pag-train nyo sila, tapos iiyahin nyo sila, yun ang gawin nyo. Huwag kayo makontento, mga bata na, Nay, ay, ito nyo, nag-church ako. Huwag kayo makontento, amen? Amen. Ano sabi ko, Rachel? Paano nyo madadala yung magulang nyo sa church? Pag-train nyo, una, pakabait kayo, tapos huwag kayo magsasawa, sabi mo, Nay! Samahan nyo na kami sa church. Lang na naman kami lang ikinig ng salita ng Diyos. Hindi naman kami ang ano, magulang, di ba? So the best nga lalo, tatay. Kung di nyo kaya, again, pag-pray nyo lang, subukan nyo lang, pag-pray. Subukan nyo lang every week. Pag nakulitan yun sa inyo, baka sumama na. Amen? Kasi sabi dito, mag-ilaw kayo. Makita nila yung tama dahil pinapakita nyo sa buhay nyo. Amen? Amen. Let your light so shine before men. Huwag kayong closet Christian. Christiano ka ba? Secret. Tinanong ka na ng direkta, no? Ayaw pa sabihin. Eh dapat nga alam na alam nila kasi nililitnasan mo sila. Diba? Sasolid mo sila. Kaya alam nila talaga Christiano to. Amen. At pag yun to, pag nakita nila yung inyong mga mabuting ginagawa, ano sabi dyan? May tataas at may glorify yung Diyos. Mapapapurihan ng Diyos. Maaalala nila, mayroon palang Diyos. Hindi yung kahit anong gawin nila, kala nila okay na kasi lahat ang nakikita nilang tao, katulad lang nila, yun yung mas malala pa. So, paano kayong mag-iilaw? Aralin nyo yung Bible, makinig kayo. Then, apply nyo. Gawin natin. Hindi ako naman mag-solve. Tawagin mo si Pastor. Kahit nasaan ka pa. Bahay ni Jaja, ang hirap pumunta doon eh. Alam ko, mahalaglag yung bike ko eh. Pero hindi, baka maligtas yung tatay niya eh. Tatay ni Chelsea, ligtas na daw. Si Chelsea, wala pala, no? Tatay ni Lian, nataguan ako eh. Mag-pray nyo, tapos sabi mo, Tay, nausapin nga rin, Pastor. Kasi mabalik na si tatay nyo? Kasi mabalik na si tatay nyo? Oo, okay lang siya sa impyerno. Bigat eh, di ba? Ito din yung tanong sa akin ni Pastor dati. Pinapasa ko lang sa inyo para naintindihan nyo. Okay, so ano ba? Ito yung mga discipleship. Again, tinutuwang kayo para ituro nyo sa iba. Again, pinakatrabaho natin maligtas yung ibang tao. Pag ligtas na sila, hindi nang mangyayari yun. Diba, laging piling-piligan eh, di ba? Anyway, ibilisan pala, sabi siya Luke 14, 27. Mamaya tayo mag-pop natin muna. Ito yung mga common. Mahirap maging disipulo, bakit? Ito yung sabi ng Panginoon, whosoever that not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Sa Tagalog, ang kahit sino ka pa, ayaw mong magbuhat, ayaw mong pasan. Ano ba yung pasanin ng mga Kristiyano? Ang dami yan eh. Yung pumunta lang sa church, ang hirap na yan minsan. Ang hirap mong gisingin. Andito ka na, ang hirap mong panigisingin. Andito ka na, matulog ka pa. Ano ba yun? Minsan, naranasan ko po yan, huwag yung sabihin sa akin, Pastor, magaling ka lang kasi Pastor kayo. Ngayon, inaantok na nga ako eh. Nag-bike pa kami, ang aga namin kahapon. Sabi ko, minsan kailangan mo gano'n, may message dapat. Antok na nga ako eh. Ayan, dyan, nakaupo na kayo, gigisingin nyo lang yung sarili nyo. Ganyan-ganyan ninyo. Kasi nilapitan ko pa kayo dyan. Okay na eh, okay? Dadalhin mo na lang yung cross mo. Hindi mo naman kailangan dalhin yung cross ng Panginoon, cross ng pastor. Yung sa'yo lang, yung sarili mong antok, sarili mong, ano pa mong problema niya mga young people? Kaya katulad yan, eh, crush ko siya, mapira. Hindi pa nga kayo, hindi pa alam buhay. Labanan niya, amen? Amen. Yung anak ko, malaki na. Kaya tinutulungan ko, pang-crush-crush na rin yan. Nakakabuisit. Dagi, sabi nga sa inyo, normal yan, pero tamang panahon, mag-pray mo lang. Buti si Peter, wala pang ganun. Si DM siguro, may girlfriend ka na ba? Salamat. Si, ano ba? Diana.
panong ano eh. Kaya dinawatan pastor eh. Kailangan yan. Ikaw, Steve. Mayayari ito eh. Yun na lang bubuhatin nyo eh. Ano kailangan? Bible, magbasa ka! Gusto mo maging disipulo, hindi ka magbasa? Ah, hindi ka, ayaw mo magbasa, tinatamad ka. Sabagay, yung pastor, ganun eh. Nakakasa din minsan eh. Kung papastol, di panabasa yung Bible. Hindi mo alam kasi, hindi mo yung mga ganun. Hindi ko alam bakit nagkaganun. Ang lakas na loob mo, mag-preach ka dito, tapos sablay nga. Diba? Doon nag-umpisa yun, kaya ganun yung mga yan, ganun yung pastor. Anyway, kung gusto mo maging disipulo ng Panginoon, buhatin mo yung sarili mong cause, yan, katamaran, sa mga lalaki. Ang hirap maging men of the church, hindi mo madala yung pamilya mo. Eh, di ba yun? Nga, si Brother James, sinutsutan niyo ng John. Church, muulan! Kaya, ano ba? Bibigay ka naman sa church, paano yung ano? Ano ang hilig ni Ma'am? Kunwari lang, kunwari. Ha? Paano yung? LB daw. LB. Kunwari lang yun eh. Kunwari lang, gusto niyo ang Diyola ng maganda sa sakyan. Tapos magbibigay ka sa church. Oh, paano yun? Kaya yan, mga bata. Kasi sabi ko sa inyo, darating yung panahon na kailangan may gawin kayo sa Panginoon. Ngayon, hindi nyo sinasana yung sarili nyo. Eh, hindi ko tinutulong pa kayo magbigay eh, di ba? Ang hirap niya, pag hindi ka nasana eh, umatend lang, magpray, magbasa ng Bible, tapos tutulong pa kayo magbigay, ako. Huwag na. Di ba? Mag-soul with pa, ako, lalo na. Hindi mo alam yung Bible. Hindi naman tayo pwedeng ipilit yan. Okay, so buhatin niyo yan, di ka magiging disipulo. So again, magaling naman ng Diyos kahit actually sa trabaho, kahit yung nanay, tatay nyo. Pag bubuhatin ka ba yan, alam niya, hindi niya kaya. Alam niya, hindi mo kaya. Hindi naman, di ba, ingatan ka nga yan eh. Konti-konti lang, magbubos ka ng pinggan, pagod ka na, ako na. Ganyan yan eh, di ba? Kasi ano, ikaw ang trabaho. So, sino naglalaban na rito? Diba? Yung babae mo sana eh. Si Eliana. Eliana. 2 Timothy. Sisayin natin ito. Pinakasikat sa discipleship. 2:2. 2 Timothy 2:2. Sabi dyan, ready go. The things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to the faithful men, who shall be able to teach others also. Well, yung sinasabi lang niya, basically, ganun sinabi ko sa inyo, aralin mo yung dapat mag-aralin bilang Kristiyano, ipasa mo sa mga matapat din, yung pasa kahit kanino lang. Kaya yung mga ibang church, nagkakagulo din. Una, hindi sila sumusunod sa Diyos. Yung mga leader, yung mga pastor dapat ano, may asawa, anak, matino, kahit na paano. Kasi hindi yung sobrang kilala na tismosa. Ano, di ba? Ano pa? At may trabaho sa sarili, at least. Di ba? Hindi yung umaasa kung kanino. Manluloko, maging networking. Bobola. Tawa yun. So yung iba, ganun, ano pa? Kahit hindi ka dapat, gagawin yung pastor. Hala na eh, wala tayong masint eh. So na lang. So sinasabi dito, tutuuan mo yung matino. So kaya kayo ngayon, nasa bata ko, alam ko na kayo eh. Kilala ko na yung commitment nyo. Yung walang commitment, yung dito lang parang maglaro, kumain. Kilala ko na kayo eh. Tingin nyo pa lang, yung nagme-memorize yun, maganda yun. Sabi, mahal mo yung salita ng Diyos, hindi ka nangyireklamo. Ito si Prince, panalangin ko, lahat naman kayo, pinapanalangin ko na mag-tino. Ganyan yan, yung growth, ganyan yan, diba? Ngayon, kailangan mo lang gawin, mag-base na maayos, umaten, ano pa. Konti lang yan eh. Pero pagkatulad ka rin ni Brother James, marami nang ginagawa sa church yan. Hindi na nagpapaano yan. Wala sabihan, unaan ka na yan. Maganda. So pag tinuro mo sa iba, yung siya naman, magtuturo din.
Pag may tinuro kang mali, tapos nagtaka ka, bakit mga kapal yung member dito? Isa ka po eh. Hindi maganda yung tinuro mo. Amen. Anyway, move on tayo sa 2 Timothy 4:2. Sorry, Acts 2. Si Peter to, nag-preach siya. Ano sinabi niya? Actually, tapos na pala yun. Sabi yung mga dating Kristiyano, ano ginawa nila? And they continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and prayers. Ano yung mga basic? Dapat ang Kristiyano mag-pray, tuloy-tuloy. Walang intuya, walang tamad dyan. Manalangin, di ba? By the way, may time prayer group. Kahit sino sa inyo, pwede mag-pray. Pag may Facebook nga kayo, isang beses lang sa isang araw. Mag-pray ka, i-chat mo kami, nag-pray na po ako. Ganun lang, mayroon ba yun? Pagbalik tayo, ha? Prayer, baking of bread, yung sabi lang ng fellowship din yan. Doctrine, yung medyo mahirap sa iba, pero hindi naman, kasi nga, tinuturuan lang kayo eh. Pero mag-aaral din kayo. Pag may tanong talaga kayo, si Anel, yung gusto ko kay Anel, ganun, matanong. Hindi yung tanggap ng tanggap lang. Kasi pag hindi mo ginamit yung utak mo, para kang robot. Hindi mag-ano lang ang robot dito, bibili lang ang robot. Diba? Sunod na sunod yun, robot eh. Ayun, hindi kayo robot, pero sumunod din kayo, pero mag-isip kayo, diba? Fellowship, doctrine, and ang sabi dyan, hindi basta-basta. Pag gusto ko lang, pagpasko, na-attend ako. Sinabi, steadfastly, lagi, lagi. Steadfast, hindi nagagalaw, di ba? Alam yung kanta natin, I shall not be moved. Parang isang puno na ang lalim ng ugat mo sa salita ng Diyos, matitibag ka ba ng mga Yeshua dyan? Alam nyo ba, si Jesus, hindi Jesus yan, Yeshua. Ay, ayaw ko na sa Baptist. May ganun eh. Yun lang ang sinabi sa kanya, umalis sa Baptist. Hindi iligtas ng tao to. So ganun ang discipleship. Tuloy-tuloy, walang na-disciple lang isang programa lang, tapos na. Pastor na rin ako. Mga ganun eh. Luke 9. Busin na natin dito. Kami nakabuta naman yung mga panghapon lang. Sabi dyan, pareho lang pala ito, sorry. So, yung mga Kristiyano, gusto maging disciples, sumunod ka sa Diyos, pasanin mo yung dapat mong pasanin. And then, Ephesians na lang tayo. Ephesians 4, episode natin ito, di ba? Last time. Hanggang 16 lang tayo. 14. Diba? Sabi dyan, He gave some apostles and some prophets. Bakit may mga offices sa church? May tagapagturo, may mga pastor, evangelist, teacher. Sabi niya, for the perfecting of the saints. So lahat dapat ng mga member, nati-disciple, natuturuan, na-edify, so, natuturuan, lumalago, kumatalino, tumitino. Ganun yung dapat mga member. Paano yung mangyayari? May mga leader, may mga disciple, discipler, amen? Yeah. May mga sabi yung discipleship. So, punta tayo sa point number one. At least matapos natin point number one. Ano ang hindi discipleship? Ano yung mali na paniniwala ng iba? Dapat natin iwasan. Number one, manggit ko kanina, alam niyo ba yung iba kaya may kilala kami yung iba din? So, mababaw na Kristiyano pa lang, pero gusto niya, leader siya. At leader ako. Leader. So, ba't pala yung ituro sa inyo eh? Hindi ka alis dyan. Eh, leader ako dito dyan. Isimula ako dito sa umpisa. Ayaw niya ng gano'n. So, doon na siya nag-stay. Kasi leader siya eh. Gusto mong mag-lead, bandang uli, mapahiya ka. So, maganda na mag-umpisa ka sa baba, di ba? Katulad nyo. Parang matanda na ako, pastor eh. Gusto mo maging leader? Maging leader ka sa sarili mo. Paraan. Diba? Natanda ka na naligtas. Hindi mo nakakayaan yung sinasabi sa Bible na mga requirement. Anong gagawin mo na lang? Hindi yung anak mo. I-train mo. Apo mo. So, matanda mo na. Okay? So, tingnan natin sa verse 2, sabi dyan. Ano yung mga dapat natin iwasan? Sabi dito,
Isaiah 8. And look unto me, and I took unto me faithful witnesses to record Uriah the priest and Zechariah the son of Jeberechiah. So si Isaiah, hindi mo siya mag-isa lang sa ministry. Meron siya katuwang, katulong. Okay, so meron siyang dalawa. Kasi nga, ang salita ng Diyos napaka-importante. E para pag sinabi yung, Stephen, sulat mo yung lahat na sasabihin ko, ha? Sige po. Inaantok na pala. E punta ang salita ng Diyos. E dapat sigurado, accurate. Diba? So si Isaiah, dalawa pa yung kanyang assistant, si Uriah and Zechariah. Ibang Zechariah to, ha? So, kaya point number one natin, ang discipleship is not a one-man show. Amen? Amen. Pansin niyo yung mga kulto, lagi sila nakafocus sa isa lang. Diba? Sino yung sigat lang sa Catholic? Kahit ano sabihin niya, yun na yun. Ito yung leader eh. Sa Baptist, hindi ganun. Si Soriano, nasa impyerno na. Sino papalisaan niya? Daniel Mason. Ganoon sila nakafocus lagi. Tapos, yung buong organization nila, isang tao lang ang na-highlight. Eh siguro, yung mga tao siya doon, simple rin yung utak eh. Ito lang mali dito, ilang mali din natin. Hindi tama yun. Amen? Amen. Si Isaiah, ito, yung gusto ko yung point dito. Yung ibang tao, hindi nga kilala si Ryan, saka si Zechariah. The son of Jeberechiah. Pero may ginampanan ba sila sa ministry? Sila nga yung nagsulat ng Isaiah. Yan totoo. Kasi may nagdeklamo pa dito. Zechariah. Sino nagsulat ng Zechariah? Ah, sorry. Ng Jeremiah. Ito si Jeremiah. Tama na mga kaso. May tagasulat din siya. At nakakulong siya. Paano siya magsusulat? May time na nakulong siya. So meron siyang alalay. Sino na gusto ko sabihin dito? Ang discipleship, hindi one-on-one lagi lang at one-to-many pala. Sabihin. Okay? Sabi niya, meron siyang katulong at yung katulong niya hindi basta-basta. Anong kaya kong gawin? Kailangan ko ng driver. So, winning kami. Kano bang ano ng driver? Bayaran ko yan. May pera ako. Ang bayad dito, pambayad dyan. Kasi magaling na akong likod ng Diyos. Or, sabihin especially sa church, eh kung yung inupahan mong van or something, ang pinatugtog dyan, may ibang tugtog niya, di ba? Kasi di naman believer yan, binayaran mo lang eh. Hindi pupunta kayo sa soul winning site, nakakamban lang kayo lahat, di ba? Tapos pinanood pa kayo ng ano dyan. Kaya yung palang dapat ang tulungan sa church, mga sabi dito, faithful, mga matapat din, tutulungan ka ng kung sino yan. Bago ma-disciple yung iba, di-disciple mo na yan. Ganun ang baptist na maayos. So sa atin dito, wala tayong tatayo dito ng hindi marunong. Amen? Amen. Kaya si Brother Jesus, parang siya na rin yung isang tao nga sa kanya dito, pastor. Di ba? Kasi yan, na-disciple na yan. Siya na rin yung mag-disciple ngayon. Amen? Amen. Dahil niya, faithful witness. Faithful. Nag-disciple ka, kaya sinuturo ko sa inyo rin, ganun, maging tapat kayo. Sa panumbahan pa lang, sinabi mag-pray, hindi yun ano lang. Joke lang. Pag natanong mo lang, nag-pray ka ba? Araw-araw yan. Mahirap yan, actually. Pag hindi nakikita sa buhay mo, alam mo, hindi nag-pray pa eh. Ano ka nag-pray? Hindi mo nga kilala eh. Pray for ano yung mga nasa items natin. Dami na doon, diba? Ano meron sa August? Liyan. Anniversary, tsaka? Ordination ni Pastor. Importante yan sa atin. Mag-train yan, baka di matuloy. Ano pa? Yung mga makasama natin, kilalanin nyo rin. Yan. Kilalanin nyo yung bago nating bisita. Importante kasi magkakasama pala kayo dun eh. Sino ang ma-follow up sa inyo? Minsan si Pastor, minsan si Ma'am. Ngayon. Pero isang kayo-kayo na rin, di ba? So kay Geraldine, friendly ito pag nakita ko. Friend na pala ni Geraldine ah.
Ayos, diba? So, diba tayo? So, dyan muna tayo. So, number one, it's not a one-man show. Amen? Amen. Yung mga kulto, sanay dyan, sila lang laging bida. Ang tamang church, hindi ganun. Nakikita nyo minsan, bakit si tulad last week, sila tayo sa sakyan. Tuloy pa rin, diba? Bakit? Kasi meron, may paglilid, may papalit. Diba? So, ganun tayo. Kaya sabi ko, hindi eh, mag-aangal ka na pakanta. Magaling ka naman daw kumanta, di ba? Pero ito kasi marami to. Sabi nga namin minsan sa akin, nung bago ako sa Baptist, ang hirap maraling kasi iba yung ano eh. Iba yung tema yung kanta mismo. Kaya pag nasanay ka dyan, makukuha mo na lahat dyan. Pag nagandahan ka dito, madali na karaling iba. Magtapat kayo, huwag niyong paghaluin yung kamlan na sa kanta sa mga salita ng Diyos. Amen? Amen. Ito mo ka, potential to eh. Yan, sinang mga tuloy. Sinang mga pangela. Pag nagtapat ka, magiging teacher na rin yan. Diba? Bata ka pa, nag-earn ka ng reward sa langit. So, saya, di ba? Kasi hindi muna tayo. Kaya magpatuloy tayo. Amen? Amen. Mamayang hapon, sinang wala dito? Sino yung dito? Okay, sana dito kayo kasi wala ka tayo, naka 1 point pa lang tayo. Okay, sige, let's play. Mga naman, salamat sa inyong mga salita. Hindi namin kahit mga bata ng Panginoon, maintindihan nila ng tabaho pala namin. Habang kami lumalago, hindi kami makikinig lang. Magbubutas lang ng upuan, Panginoon, for the rest of our life, hindi po ganun. Later, kami po'y kailangan maging matalino, tapat, gamit-gamit sa inyong gawain dahil po marami pong tabaw, marami pong hindi paligtas, yung iba naman ay kailangan mag-disciple, mag-mature, hindi po hindi lang po ang everyday word, hindi po ito tabaw pala ng isang tao lang. Hindi kami aasa lang sa iba, kasi kami wala nang gagawin. Panginoon, ma-realize tayo ito, Lord. Pwede sila mamayang hapon, Panginoon, tutuloy namin ito. Hindi pong malalati sa aming ginagawa. Pagkain din po, Lord, kung mas-masan, mamatayan po, Lord, magtapat sa inyo. Salamat po, Lord, sa mga matapat na. Patuloy kami, hindi kami malalaglag sa the same problem na nangyari sa Israel, Panginoon. Nagyan po sila sa inyo. Nagkikinausahan yung Panginoon. Nagkikinausahan yung Panginoon sa inyo. Para sa aming trabaho, sa aming pamilya, mga hindi pa maligtas, Panginoon, maligtas po, Lord, sila. Mga tutanay kami ang abang, Panginoon. Mga natin, in this name, pray. Amen.